just for you. Hi everyone, welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan po natin, it's all about the para sa ano, mga kapwa ko ka front row na nagpapa-shipping dito kasi mostly kasi ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nagme-message sa akin kung magkano daw. Ayan, para po dun sa ano, sa mga kapwa ko ka front row kasi mostly kasi sa akin sila nagtatanong. Nagtatanong sila kung magkano daw ba yung bayad pa shipping fee or ang tawag doon, ang tawag dito, kung magkano daw ba yung mababayaran nila for tax, for anything. Before anything else po, yes, I'm a front row member. I'm a front row member for a Team New Blood, sub-team for Team Summit. Hello po sa aking upline niya si Apps Joanna Maritupino and sa aking upline na si Apps Liza Balikat na sobrang hands-on para sa amin. So ito lang po guys, yung masasabi ko kasi about dito, many questions kasi, we both, English yun ha. Pareho tayong nagpapa-shipping dito, pero kasi sila mostly parang takot ganito po sa yon. Pag naipa-shipping na po ni Upline galing sa Pilipinas yung products, for like example, kasi ako it takes, I think, pang-apat or pang-limang beses ko na to nagpapa-shipping ng DHL via DHL. Kasi yun lang po yung mapagkatiwalaan natin na makarating ng maayos yung products natin dito sa Egypt. Usually, kasi meron namang, although masyado siyang medyo pricey para sa atin, pero sa pagninegosyo kasi kailangan natin mamumuhunan, di ba? Hindi naman pwede yung kikita ka na wala kang ginagawa. Kumbaga, hindi ka magkakaroon ng negosyo kung hindi ka namumuhunan. Yun po yung point ko doon. Kasi ganito yon. Sa mga nagtatanong, sa akin kasi nung first kong padala dito, nagpa-shipping ako first time, it's about, ang nabayaran ko lang nun, it's about 900 LE lang po yung nabayaran ko doon sa tax na dumating dito yung products. Pero at the end of the day, hindi kasi mostly kasi hindi pareho. Mostly kasi sa mga nagpapa-shipping sa akin sila nagtatanong. So ang sa akin lang naman, based for my experience lang po ha, sa mga kapwa ko ka-front row na nandito sa Egypt, based lang po sa akin, sa experience ko po, it's, ang tawag dito, ano yun yung sa akin? For example, pag naipadala na po kasi ni Upline yung products natin galing sa Pilipinas, usually nagbe-message po yung CDHL sa inyo. Kung kailan siya darating, or kung dumating man siya po dito sa Egypt, si DHL mismo tatawag sa iyo na nag-i-inform, nandito na po yung products mo sa ano sa Egypt. So, kailangan lang po nating i-submit, to be followed lang po natin yung kailangan ng DHL para ma-submit nila doon sa customs na mag-check doon sa products. Kasi nga, usually lang po guys ha, yung ginagamit ko or dinadala ko dito is about 1.5 kilos lang per head. Kasi yun lang po yung advice sa akin ng upline ko. So yun lang din po yung ina-apply ko. Kasi baka mamaya magpadala ako ng more than I think 2 kilos, 3 kilos. Kasi yung products natin dito kasi guys, hindi pa nila kilala. So kumbaga, kung bakit siya pa konti-konti lang yung padala natin, it's because yung ano kasi natin, hindi nila kilala, so baka may possibility na hindi nila ibigay sa atin kasi ang ginagawa natin, kumbaga, ang lagi kong sinasabi, sinusunod ko lang yung advice ng upline ko, based for me. Pero sa inyo kasi guys, hindi ko alam kung ano yung susundin no or kung ano yung gusto nyo, hindi ko alam sa inyo eh. Basta ito lang masasabi ko based for my experience. Kasi pag maramihan yung ipapadala mo doon naman sa ano sa DHL, baka isipin nila oo nagne-negosyo to, baka lalong hindi nila ibigay yung products kasi base may nakilala kasi ako dati, nagsasabi siya sa akin na yung ano daw yung products niya parang I think 15 bottles ata yung pina-shipping niya dito. Pero not DHL yun, hindi DHL yung ginamit niya, I think EMS ata or something, hindi ko sure. Pero daw, nahirapan nga siyang ipalusot kasi ang laki daw hiningi ng tax sa kanya kung babayaran, binigyan siya ng choice. Babayaran niya ba or ibabalik yung kalahati sa Pilipinas? Ganun ang nangyari. So ngayon, based for me kasi naman,
It's okay naman sa akin na yung ang tawag dito, magbabayad ako ng tax kasi syempre negosyo natin yun, kailangan natin. Sabi nga nila, sacrifice is the best for the paraiangat ka. Hindi, baga hindi ka naman darating sa dulo kung hindi ka magsasacrifice eh. Ganun ang nangyayari. Ang sa akin kasi ano yun eh. After no mapa-shipping, pag tumawag sa DHL sa'yo, supposed to be ha, ano yun siya, 1 week. 1 week siya, 1 week working days ka mag-aantay. Pero nung sa akin, yung sa akin kasi nung nagpa-shipping, nag-ask ako kay Apps Liza, sabi ko sa kanya, November 5 yun, yung as of now lang ha, November 5 nagpa-shipping si Apps Liza sa akin. So, nasabi ni Apps Liza na okay, November 5 yun, yung naipa-ship niya. Tapos, after noon, 5, so 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, supposed to be 6 days lang. Pagka November 11, tumawag si DHL sa akin. Ang sabi, so ma'am, andito na po yung ano mo, yung products mo from Philippines. So, we need your copy of your passport. Yan yung hinihingi. Yun yung usually hinihingi ni DHL. Binigay ko yung copy ng passport, tapos sinasabi niya sa akin, sabi niya kung pwede din pa-attach mo din yung ano yung ang tawag doon yung sa number na yung Sorry guys, ang nakalimutan ko tawag na yung doon ano yung basta dito yung kasi number nga na parang na-reboot hindi ko yung masabi phone kung ko ano yun, na-reset. nagloading So nga ako, kaya nagloading yung nakalimutan mic ko ko. yung mask Basta yun message na yun dito. guys. Tapos kani ano yun, November 11 po yun na tumawag si DHL na nandito na po siya sa Egypt. So ngayon, November 11 yun, okay na, nagpasa na ako ng papel, nagpasa na ako ng copy ng passport ko, tapos yung kailangan nila. So ngayon, today, it's November 18, di ba? November 18, so it's about 7 days lang. Hindi, yun, 7 days lang. So today naman, parang bago yung ano ng DHL ngayon. Today, nag-message sila sa akin. Kumbaga kasi, nag-message sila na ito yung exact amount, ito nga yung papel na binigay nila sa akin. Ito yung exact amount na nabayaran ko doon sa platinum accounts na products na ano, kumbaga 4 pieces na Lux White. Tapos mayroon siyang ayan, tatlong piraso yung sabon niya, guys. Ito yun siya. Yung binayaran ko na tax is about ayan, ito yun siya, guys. Ayan. Tapos, eto, Instabright body lotion. Yan po yung mga stocks na ano. Tapos, eto po yung Lux White po. Apat na bote po yan siya. So, 4 bottles po yan. So, ang tax na binayaran ko, it's 2,400 LE. 2,000, kumbaga, I think, eto kasi yung billing na ano eh, binigay nila sa akin. Ayan po yun siya, guys. I'm not sure kung clear po ba sa inyo. Yan po yung billing na binigay nila sa akin kanina. So, supposed to be, baga may customs duty sila about net 600, tapos valued added tax is 567. And then, many, ano pa sila, valued added tax on DHL ata, 70, 30.94 LE and 40 LE. Advance payment is 400 and logistic fees is 1 LE. And Egyptian National Postal Fee is 10 LE. Extra apart to out of and others is 532. So equivalent po siya ng 2,400. Kumbaga bago nila to ngayon. Dati kasi bago nila i-deliver, hindi sila nagbibigay ng note, hindi sila nagme-message ng note sa akin na magganito yung babayaran ko. Nagugulat kasi dati nakipag-away ako sa DHL. Nung last kong, I think 2 or 3 months ago na nagpa-shipping ako dito, na nakipag-away ako sa DHL kasi hinihingian niya ako ng 1,500, 2,000 LE na tax. So ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, eh kasi, ano yun, nung pagkakita ko sa resibo is about 1,450 LE lang. 1,450 LE lang yun. Kaso, inano ko na eh. Pinunit ko na yung resibo na yun. So, yung time na yun, sabi ko, bakit kailangan ko magbayad ng 2,000 LE na yung nasa resibo is 1,450 lang. So, ngayon pala guys, kailangan lang pala natin na yung hindi tayo pwedeng magpatalo sa kanila.
kailangan din natin ano kung ano yung rights natin. Hindi naman masama eh. Hindi masama kasi rights mo yun nandun sa resibo. Paano nasasabihin ng 2000 LA? Hello, hindi naman pwedeng ganun yun. Kasi ginawa ko tong video na to kasi minsan napapagod din ako yung paisa-isa sila nagme-message. Unti ano, ipabalik-balik lang din naman yung ano. Yung sinasabi ko sa inyo is about, hindi siya pareho guys ha. Hindi siya pareho. I'm not sure. Pero, but today kasi, yung na-receive ko is yung nabayaran ko is 2,400 LA. Isang one peraso na Instabright body lotion. Tapos, yung tatlong sabon na yung 01, 02, 03. Ito po yun siya. And then, yung four bottles of, platinum package po yun siya, guys. Yung, ano, yung kinuha ko. Yung whitening, ano. Yun yung pina-shipping ko as of now. So ngayon, hindi ko pa kasi na-try yung magpa-shipping ng isang bagsakan sa 5 kilos kasi baka madihado naman tayo. Baka, kasi ang lagi natin sinasabi for personal use lang yun. Kasi hindi natin pwede masabi kasi pag sabihin natin na business for business yun, baka hahanapan nila ako ng business permit o something ganito ganyan, wala pa ako nun. Meron akong legalities na papeles na maibigay sa kanila or yung ano na legal ano hindi kaya guys kaya po nakikiusap ako sa inyo sa mga kapwa ko sa front row tulungan tayo para soon to be naman meron na tayong matatawag na dito na ano na front row Egypt office o di ba mas masaya yon hindi tayo mahihirapan doon pareho naman tayong lahat na makikinabang doon hindi lang naman ako hindi lang naman yung mga DR ko hindi lang na lahat tayo na front row members yun lang naman ang pakiusap ko sa inyo guys ayun lang naman yung sa akin for today kasi ayun yun lang yung masasabi ko about for my experience. Pero sa iba kasi, mostly pa iba-iba kasi dito eh. Yung ibang nagtatanong sa akin, Apps, magkano binayaran mo? Bakit sa akin ang mahal? Bakit ang sa akin ganito lang binayaran ko? Ang dami nilang tanong. Ang sabi ko, hindi ko hawak kung ano yung ano ng DHL. Ako kasi nakikipaglaban ako. Lumalaban ako dun sa mga, especially dun sa mga nag-deliver. Kasi minsan sasabihin nila, ganito, ganyan. Tapos, one thing pala, nag-message sa akin si upline ko. Ato, I think around mga 3 a.m. yun dito sa Egypt time, tumawag yung upline ko sa Pilipinas. Sabi niya sa akin na kung pinatransfer ko ba daw ng ibang company yung pa-shipment ko. Sabi ko, Apps, we never do it. Kasi nagtiwala tayo kay DHL. Paano ko pa ipapatransfer yun? So ngayon guys, kasi may mga budol-budol din sila mga nangyayari dito. So kailangan din natin kung ano ang dapat natin gawin. Buti na lang din, nagpapasalamat ako sa upline ko si Apps Liza Balikat. Hello po. Maraming salamat po sa yung pag-asikaso at minsan pasaway din yung DR mo. So, ayun lang po, nagpapasalamat ako sa iyo ng todo sa pag-asikaso sa lahat ng kung ano man yung mga transactions ko, local or international. Maraming salamat po sa iyo, upline Liza Balikat. So, ngayon po, ang tawag dito, pag nagpapa-shipping kasi kayo guys, dapat nakipag-communicate kayo kung kanino kayo, kung sino yung nagpapa-ship sa inyo or sino yung nagpapadala sa inyo dito. Kasi sometimes, yun na nga, buti na lang din na tinawagan ako ni upline that time na sabi niya sa akin, pinatransfer, sabi ko, hindi ko ginagawang nagpapatransfer ng ganun. Kasi usually ginagamit natin si DHL lang. Alam ko naman sa iba na parang medyo pricey. Kahit ako naman medyo pricey para sa akin yung hello, yung ano, 1.5 kg, babayaran ko ng 5,000, nasa mga 5,400, if I'm not mistaken guys ha, 5,400 pesos yung shipping na ano. Kaya po kasi tayo namamahalan kasi hindi pa, wala pa tayong ano dito, wala pa tayong branch dito sa Egypt. So kailangan natin muna magtiis for now guys. So yun lang po ang masasabi ko sa inyo, sana po, naiintindihan ninyo at may naano kayo dito, may ang tawag dito, loading na naman ako. May naano kayo, ang tawag dito, may idea kayo kung paano at ano at kung ano ang dapat ninyong gawin about sa mga kapwa ko ka front row members ha. Kapwa ko, front row members, yun lang po yung masasabi ko. Advice ko lang po sa inyo is dapat po, dapat lagi makipag-communicate kay upline
para in case kung ano man yung problema na susolve ni upline sa Pilipinas, not only there, but for us also, kailangan din po natin makipag-communicate para hindi tayo mahihirapan. Sabi nga nila, teamwork. Teamwork tayo. Para naman na ano, hindi lang yung isa nahihirapan, yung isa okay. Hindi ganoon yun eh. Alam niyo na, front row tayo, hindi tayo ganoon. O, di ba? Mayan lamang po, maraming salamat po sa panonood ninyo. At sa susunod po na vlog, antabayan po ninyo. I will explain po by next kung bakit about products po. Yan lamang po. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Thank you, thank you, thank you. Until the next video po.